Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update para nga po dito no, sa minomonitor natin na si Bagyong Paeng. Si Bagyong Paeng nga po no, ay nandito na nga po sa may parte ng West Philippine Sea. At ito nga po ay tinataglay ang lakas na abot sa 85 km/h malapit sa gitna. At may pagbugso po yan na abot ng 105 km/h. At ito nga po ay bumilis ano, ay nasa 30 km/h na nga po yung kanyang bilis. At ito nga po ay pa-westward. Sa ngayon nga po, nakataas ang storm wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. At asahan pa rin po natin ano, yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, lalo na po dito sa parte ng extreme Northern Luzon, sa may Ilocos region, dito sa may Tugigaraw, Isabela, sa may Baguio, ilang bahagi pa rin ng Kabanatuan, Metro Manila, Batangas. Asahan pa rin po natin yung pag-ulan sa may Mindoro provinces, lalong-lalo na po sa may parte ng buong Palawan at ilang bahagi ng western section ng Bicol region at maging dito sa may Sorsogon, pulupulong pag-ulan at maging dito nga sa Cebu, Tacloban, asahan natin yung mahina at katamtamang pag-ulan. Sa may Mindanao naman po, magiging maayos na po ang ating lagay ng panahon at meron na lamang po tayong minomonitor dyan na isang bagyo, no? Yung tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po no, ay ayon sa ating advanced weather forecast, may posibilidad nga na pumasok ng ating bansa bilang isang bagyo. At ito nga po ay tatawaging si Bagyong Quirino. At posible nga po ito nga dumiretso sa parte ng Visayas as a low pressure area na lamang. Ito po ay may posibilidad na mag-downgrade. Dumako tayo sa ating advanced weather forecast. Mapapansin nga po natin by October 31, patuloy na nga po ang lalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong Bagyong Paeng at habang by October 31 ng hapon, no, ito nga po posible ng si Bagyong Quirino, nakapasok na ng ating bansa. At by November 1, asa eastern section nga po ito ng Mindanao. By November 2, ito nga po ay nasa eastern section ng Surigao. At by November 3, ito nga po magda-downgrade as low pressure area at tatawid po ito sa may parte ng Visayas, didiretso ng Bicol region. By November 5, ito nga po yung pinaka-sentro ng low pressure area, lalabas dito sa West Philippine Sea. By November 6, at mapapansin nga po natin, magbadala pa rin po ito ng mga pag-ulan. By November 7, ito nga po ay lalayo na sa ating bansa. At by November 8, asahan nga po natin, meron na naman po tayong possible low pressure area no, na mabubuo dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inulit natin ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan, kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para sa mga posibilidad na pagbabago pa ng mga sama ng panahon na ating minomonitor sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.